channel. So, for today's video, gagawa ako ng aking divisoria haul. So, this is my first divisoria haul for the year 2017. So, plan pumunta doon biglaan lang to. So, ito lang yung napamili ko. And this is under 1,000 pesos. Kaya, yun. Kaya, super happy ako na hindi ako napagastos ng sobra. So, without further ado, let's go with my haul. Okay guys, so ang una kong ipapakita sa inyo ay itong headband na to na super cute, di ba? O, oh, tignan nyo. Si ano ba to? Si Elmo ba to ng Sesame Street? Di ko alam kung si Elmo ba yung ano or wala lang. Kasi ganito yung mata niya, di ba? So, ito, nakikita ko to sa online and the same price ng nasa online is 50 pesos. Syempre, yun nga lang, ang difference lang is may shipping fee doon sa Trino, Ano ba yan? Sa Divisoria, 50 pesos na siya. So, wala ka ng shipping fee. So, ayan, super cute niya, diba? So, garterized siya. So, ayan, 50 pesos. This one is a phone case. Actually, tinanggal ko na siya kasi nilagay ko na siya sa aking phone. So, this is the phone case. Ayan, super cute. So, puro makeup, ganun. So, puro ganyan na nakikita dyan. Nakita lang ako kasi, wow, kakaiba yung design niya, diba? So, bihira ko sa makikita ng ganito. And, actually, itong phone ko is Samsung On 7. And, walang masyadong design for ganong unit. Alam nyo ito, itong phone case na to is for J7 to. Pero, sakto siya. Nagkakapalo lang dito sa butas dyan, no? So, ayan. Yun lang yung problema. Pero, kasi, okay lang sa akin, wala nang problema. Siguro, bubutasan ko na lang yung part na yun. Konti lang naman yung bubutasan ko doon. So, yan. Nakitan kasi ako, kahit hindi siya sakto dun sa, kahit hindi siya for Samsung On 7, kinuha ko pa rin. So, ayan. This is retail for 250 pesos, pero natawaran ko ng 200 pesos na lang. So, ayan. This, bumili ako ng aking stainless necklace. Alam nyo na to. Matagal naman na uso tong stainless necklace na yan. Ayan. So, wala pa kasi akong ganitong style. So, bumili ako. It's 70 pesos na lang siya. So, ayan. Dati mahal yun, diba? Itong necklace na to, choker siya, tapos ito itatali. So, ayan. Tinatali siya. So, yun yung detail niya. Ayan. Bumili ako. This is for 35 pesos. Nakakita ko ng ganito sa Trinoma, 100 pesos. Ito, 35 pesos. Crown! Hair crown. Floral crown. So, alam nyo guys, super mura kasi ang mga floral crown sa Divisoria. Kaya every time na pumupunta ako doon, bumibili ako ng isa. So, ito yung kinuha ko, red. Ayan. So, cute. This is for 65 pesos on. Okay, ayan. Ayan. Yung parang ano, yung kung nanonood kayo nung kay Jadeen na pelikula, yung actually yung ginamit niya is para dito. But ito, it's a crown. But ang cute, diba? Para kang goddess. Ayan, pang accent sa ano, kalimbawa, merong event, yung mga costume event, perfect siya. And turn ako isa nito na nabili ko sa Marcela. And super mahal, nasa 150 pesos. Pero ito, nabili ko lang ng 50 pesos. Medyo ingat nga lang kasi medyo matali. Pero, carry lang, carry naman, maaayos mo naman. So, this is for 50 pesos, pero meron pang mas mura na ako. Nagkamali nga ako kasi napabili agad ako. Kasi meron doon sa isang store na binilhan ko is, 40 pesos lang. So, sayang. Pero, okay na rin. Ang cute naman niya eh. So, ayan. Ang cute, di ba? Parang goddess. Ayan. Parang kang goddess. Ayan. So, doon na lang. Kasi, ang cute eh. So, ayan. So, by the way, lahat ng binili ko pala is from 999 Mall. So, first floor, second floor, third floor. So, naikot ko sila. Doon din sa binilang ko nito, doon sa first floor ng 999, yung mga earrings nila doon is 3 for 100 or 35 each.
So, ito yung binili ko. Ano man tawag doon? Ear cups. So, ito yung ear cups. Bumili ako. So, yan. So cute. Matagal ko nang gusto bumili nito pero wala akong makita sa mall or kung meron man, mahal. So, ito, 35 pesos lang. So, yan. Diamond kuno. Ayan. Diamond kunyari. Na earrings. It's for 35 pesos as well. So, ayan. Ito, pamaypay na to. Ayan. Bakit ako bumili nito? Kasi may paggagamitan ako nito. So, this is for 50 pesos. So, may mga sequence yung ganap dyan. So, this is for 50 pesos. So, ito yung mga pang-background na tela. So, ayan. Actually, hindi to yung talagang ginagamit ng mga sikat na YouTuber. Kasi yung maliliit na sequence yun. Actually, meron ako noon, pero isang color lang yung ganun ko kasi super mahal per yard. This, ang per yard noon is 350 pesos and wala akong budget for that. So, ito, ang per yard nito is 100 pesos lang, guys. And I think carry naman siya kasi meron na akong isa nito, yung silver. And okay naman siya. So, ayan, oh, maganda pa rin naman. Diba? So, I got red. So, yung red ko is 1.5 yard. Tapos, itong blue ko naman. Yo, diba cute naman eh. Maganda pa rin naman talaga kahit mura lang siya. Kahit hindi siya yung katulad nung talagang ginagamit nila or yung maliliit yung sequence. Carry pa rin. Maganda pa rin siya. So, this is for 100 pesos per yard. So, blue kumuha ako. And also pink. Kumuha rin ako ng pink. So, ayan. Ayan. So, marami na akong color. So, pagbalik ko, kumuha pa ulit ako. Ayan. Marami silang color doon. Pero ito yung talagang nagustuhan ko yung kulay niya. So, ayan. So, itong tatlong to, itong tatlong color na to is 350 pesos. So, imagine nyo kung binili ko, mas binili ko yung maliliit yung sequence, isang color lang yon. Eh, ito, tatlong kulay na, 350 pesos, di ba? So, kailangan maging, ano ka rin, maging wise ka rin sa pagbili. Kasi, ano eh, katulad nun, isang color lang mabibili mo. So, wala ka lang magagamit na ibang kulay dyan. Compared dito sa tatlong color na, for 350 pa rin naman yung nagastos ko. So, that's it guys. Sabi ko sa inyo, super konti lang nito. And, happy lang ako na, yun, yung mga kailangan ko kasi nakuha ko. And, happy ako na hindi ako umabot ng 1,000 pesos. Kasi super mura lang din ng mga binili ko. Alam niyo naman, pag nasa Divisoria, diba? Mapapagastos ka na mapapagastos. Kaya kuha ko sa inyo, guys. Ito natutunan ko na rin sa sarili kong experience eh. Kapag pupunta tayo ng Divisoria, sure na magdala lang kayo ng pera na gusto niyong gastos. Eh. Halimbawa, 2,000, 1,000. Para pagdating niyo doon, hindi kayo mag-exceed doon sa budget ninyo. Kasi ang hirap talaga magpigil sa Divisoria. Nako, talagang natutunan ko na yan. Kasi nung mga previous na punta ko, talagang sabi ko, ito lang bibili ko. Pero pagdating mo doon, nako, malalaki talaga yung mga mata natin sa daming ng magagandang bagay doon. And mura, diba? So, ang tendency, kahit sabihin mura, mapapamahal pa rin tayo kasi sa sobrang dami ng binili natin. So, tip natin sa lahat, sa ating lahat, dalhin nyo lang yung kailangan nyo, dalhin nyo lang yung pera na meron kayong budget para sa Divisoria. Huwag na kayo magdala ng credit card, naku, isa pa rin yun kasi may mga ATM machine doon, di ba? So, anytime pwede ka mag-withdraw. So, yun yung lesson learned sa akin kapag pupunta ng Divisoria. Kung ano lang yung hawak kong pera, yun lang yung gagastusin ko. Kumbaga kasi matututo ka na disiplinahin yung sarili mo na ito lang yung gagastusin mo. At hindi ka na mag-exceed dun sa pera na meron ka. So, tip ko sa sarili ko pag pumupunta ako ng Divisoria, magdala lang ng eksaktong pera, wag so sobra. So, ayan. So, I hope na na-enjoy nyo itong aking Divisoria haul. Siguro, susunod, ganun din gagawin ko. Magdadala lang ako ng saktong pera para hindi ako ma-attempt na bumili pa ng mga bagay-bagay na hindi naman natin kailangan. So, ayan. That's it, guys. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!